Hello guys, this is Sir Luigi again, and welcome back. I'm here again to make another new set of videos. I hope everyone will like this video. Pasensya na po kung natagalan po ako para mag-download ng panibagong videos. Medyo busy lang po. I hope you understand. But anyway, I'm here again. I hope you like this video. But before that, let's make an intro first. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. It's me, Sir Luigi again. In today's video, medyo kakaiba po ito kasi isa pong putahe ito na sa tingin ko magugustuhan nyo. Ito po ay isang ulam na kung saan healthy para sa lahat. I hope you like this video and much better. Try to watch this video from start to end. Come on, let's watch and find out how to make this masarap na ulam para sa ating lahat. Mga sangkap sa pagluluto. Pechay, itlog, bihon or sotanghon, black pepper or paminta, pamintang durog, malunggay leaves, bawang, sibuyas, kamatis, at pork or baboy. Ito ang paraan ng pagluluto. Siguraduhin nakasalang na ang kawali sa lutuan. At kapag mainit na ang kawali, lagyan ng mantika. Huwag masyadong maraming mantika para hindi oily ang iluluto natin ngayon. Lalo na sa mga bawal mamantika. Kapag mainit na mantika, ilagay ang bawang. Kapag medyo brown na, isunod ang sibuyas. Sarap ng amoy. Isunod ang kamatis. At isunod naman ang pork. Haluin ito hanggang makita nyo na naluluto na ang pork. Ang bango ng amoy. Ang sarap. Ito pa lang, masarap na. Lagyan ng asin to taste. Haluin habang nakasalang. So nakikita nyo na nag-iiba na ang itsura ng pork. So naluluto na po siya. So takpan po natin 1 to 2 minutes. Okay na to. So haluin natin. So lagyan natin ng konting tubig para magkaroon ng konting sabaw at mas lumasa ang pork. Pati yung mga ingredients na una nilagay natin. Ihalo ang malunggay. Siguraduhin maluto ang malunggay para mas masarap ang ating ulam kakainin. So ilagay na natin yung hiniwa-hiwang pechay na green leaves first. O yung green leaves. Haluin at lagyan pa natin ng konting tubig para mas maluto ang green leaves. Dahil ang kasama ko dito ay hindi kumakain ng medyo hindi masyadong luto. So, kailangan lutuin natin ang green leaves. Then, isama na po natin yung minislice natin na katawan ng pechay na white. Color na... what is this? Katawan ng pechay. At isunod po natin ang sotanghon. Sotanghon nilagay ko muna sa tubig para medyo lumambot.
at siguraduhin malambot na, tsaka ilagay ito. So ito na, luto na ang sotanghon at nilagyan ko naman ng konting paminta to taste para mas lumasa, mas sumarap ang lutuin natin. Ngayon inilagay ko naman ang binating itlog sa ating lutuin para mas sumarap. Tinakpan ko ito ng mga isang minuto lang. Okay na yun. So eto ngayon, hinalo ko. Ang bango ng amoy, ang sarap. So inilagay ko naman yung boiled eggs na inislice ko para konting palamuti naman sa ating kakainin para mas ganahan ang kumain. So eto na siya. Luto na. Ang sarap tingnan. Di how much more kung ito'y kakainin natin. Sarap. So ito na po ang finish na menu natin for today. Ito ay tinatawag kong ginisang pechay in my own version. Alam ko magugustuhan ninyong lahat ito. Hindi kayo magsisisi. Tara, kainan na natin. Looks yummy and delicious. So, there you have it guys. I hope you like this video. Dahil nakita nyo na kung ano-ano ang mga likados at papaano gawin ito. Itong simpleng ulam na ito, sigurado magugustuhan ng buong pamilya. Kahit mga bata magugustuhan. At pwede nyo rin i-alternate ang baboy, manok, beef, or sabihin na natin tok. Lagyan nyo ng tok kung mas masarap. So, nasa sa inyo na po kung papaano nyo mas mapapasarap ang pagluluto. Lalo na kung ito ay nagmula sa puso. Ang kagandahan nito, mura na, healthy na, at alam kong magugustuhan. Hindi lang pampamilya, pambuong barangay pa. So, try nyo na. So, if you're still not part of my channel, please don't forget to like this video and subscribe down below. And of course, don't forget to click the notification bell so that you will be updated in all the videos that I'm going to download. Always remember, life is too short, so don't leave too many regrets. Do good, make your life fruitful, meaningful, keep safe, and if ever you look out, please still don't forget to put your face mask for your own safety because COVID or virus is still there. God loves you. See you on my next video. God bless everyone. Bye-bye. Sayang.